purihin po ang Panginoon isang mapagpalang umaga po para sa bawat isa po sa atin. Ngayong umaga po tayo po ay mag-aaral po ng salita muli ng Panginoon, pero bago po iyon tayo po ay yumuko, tayo ay manalangin. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Dakilain po kayo, O Diyos. Sambahin ang pangalan po ninyo. Panginoon, kami nga po ay nagpapasalamat po sa inyo sa minsan pang pagkakataon, O Diyos, na makapagbulay, makapag-aral po ng inyong mga salita. Una sa lahat, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa aming buhay, sa kalakasang biyaya niyo po sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, kayo nga po yung tumulong po sa amin sa pag-aaral po ng inyong mga salita, Panginoon. Kayo yung sumama sa amin. Kayo ang magtagumpay sa umaga po na ito, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin ang aming pag-aaral ng inyong mga salita sa umaga po na ito. Sa inyo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila at ang pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Pasensya na po kasi medyo na-late po tayo ng live dahil medyo pinatila ko po yung ulan kasi mahihirapan pong marinig kasi masyadong maingay po dito kapag malakas po ang ulan. Pero ganoon pa po, purihin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Sa umaga po na ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay merong mga banal na kasulatan, ay inaanya ko po kayo makipagbukas sa akin sa aklat ng Awit or Salmo, Chapter 107, Verse 1. Nuulit ko po sa aklat ng Awit or Salmo, Kabanata 107, Talata 1. Psalms chapter 107 verse 1. Babasahin ko po ang sinasabi dito, purihin ang Panginoon. Sabi diyan, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Ulitin ko po, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Purihin ang Panginoon. Meron pa po ba sa atin na makapagsasabi na hindi mabuti ang Panginoon or hindi mabuti ang Diyos? Kung sa bawat umaga ay meron ka agad tayong blessings na matatanggap sa Panginoon. Pagmulat ng ating mga mata, meron tayong kalakasan, meron tayong merong paghinga. Merong hiningang binigay sa atin ng Panginoon. Meron tayong puso na tumitibok. Meron tayong katawan na nagpapangsyon ng mabuti. Sa bawat umaga ay merong ibinibigay kaagad sa atin na pagpapala ang Panginoon. Kaya meron pa po ba sa atin na makapagsasabing hindi mabuti ang Diyos, hindi mabuti ang Panginoon? O baka po meron sa atin na nahihirapan ang gumising sa umaga or parang pagod na nahihirapan na dahil doon sa mga kinakaharap sa buhay, mga pagsubok, mga pinagdaraan ng problema. Pero purihin po ang Diyos, kapatid, hindi dahil sa nahihirapan ka, hindi dahil sa napapagod ka na, o hindi dahil sa gusto mo nang sumuko. Kasi ginigising ka ng Panginoon or binibigyan ka ng Panginoon ng palaging umaga o ng bagong umaga para makita mo at masaksihan kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kabuti ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ulitin ko po, Psalms chapter 107 verse 1. Parehas po sila ng binabanggit ng chapter 136 verse 1. Sabi doon, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin ang Panginoon. Goodness of God, kabutihan ng Diyos. At meron lang po tayong tatlong pag-aaralan po sa umaga po na ito. Pero kung titingnan po natin, hindi natin sukat mauunawaan yung kabutihan ng Panginoon. Tayo na hindi deserve ng kabutihan ng Diyos. Tayo na hindi karapat dapat pakitaan ng kabutihan ng Panginoon. Pero ipinakita pa rin sa atin na kahit na hindi naman tayo nararapat talagang pakitaan ng kabutihan ng Panginoon. Pero tayo ay
pinakitaan pa rin ng kabutihan ng habag at ng pag-ibig ng Panginoon. Wait lang. Yan, purihin po ang Panginoon. Una po ay God is good because He created us last. Tayo ay nilikha ng Panginoon na panghuli. At hindi ibig sabihin noon ay nasa huli na tayo ng listahan ng Panginoon na kumbaga ay iyuhuli tayo ng Diyos. Una na yung mga bagay na iba bago tayo. Pero purihin ang Panginoon sa kabutihan ng Diyos dahil nilikha tayo ng Panginoon na panghuli. Sabi diyan sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 and 31. Nabasahin ko po yung aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 and 31. Sabi dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. Kung titingnan po natin, anim na araw lumikha ang Panginoon. At sabi dito, ay nilikha ng Panginoon ang tao sa ika-anim na araw. Hindi ibig sabihin na tayo ay pinapanghuli ng Panginoon. At alam ko po na alam na natin yung dahilan o marahil narinig na rin po natin yung kadahilanan. Yun po ay dahil inihanda muna ng Panginoon yung mga bagay na kakailanganin po natin bago tayo likhain ng Panginoon. Hindi talaga tayo nilikha ng Panginoon na parang pinapakita na huli na ito. Kasi kumbaga ay nasa last tayo na pipiliin ng Panginoon. Kundi pinapakita po doon na iyahanda muna ng Panginoon yung mga bagay na kakailanganin po natin bago po tayo likhain ng Panginoon. Napakasarap nga po sa pakiramdam na hinuli tayo dahil inihanda muna yung mga bagay na kailangan po natin. Hindi yung inihuli tayo kasi huli talaga tayo sa listahan ng Panginoon. Kasi kung titingnan po natin, ay halimbawa sa isang handaan po, kapag ka merong kunyari birthday yan po, at aanyayahan ka, tapos handa na yung lahat, kumbaga ay parang kakain ka na lang, makikikain ka na lang. O yung aanyayahan ka pero bago ang lahat, bago pa ito magpasimula, tumulong ka muna paggagayat, tumulong ka muna pag-aayos, tumulong ka muna pagdedekorasyon, tumulong ka muna sa marami pang bagay. Parang deserve na po natin o parang deserve na talagang kumain ka sa handaan kasi may naitulong ka na. Pero kung titingnan po natin, hindi tayo nilikhang una ng Panginoon para tulungan siya na likhain pa yung iba. Hindi tayo unang nilikha ng Panginoon para tulungan siya na gumawa pa ng ibang bagay o may magawa na tayo. Baka kasi sa ating sarili, deserve ko ng mabuhay, deserve ko ng tumira dito sa sanlibutan. Kasi nung nilikha ito, may naitulong na ako. Nung nilikha ito ay may naitulong ako sa Diyos, meron na akong nagawa para talagang masabi lamang na karapat dapat na tayong mabuhay. Pero hindi po. Tayo ay inihuli ng Panginoon kasi ang Panginoon ay inihanda muna yung mga bagay na kailangan po natin. Kaya mabuti ang Diyos, purihin ang Panginoon sa kabutihan po niya. Pangalawa ay God is good because He leads us to the right path. Tayo ay dinadala o inilalagay ng Panginoon, nililid tayo ng Diyos para mapunta doon sa tamang daan o sa tamang landas. Basahin po natin yung Awit chapter 25 verse 8 to 9. Awit chapter 25 verse 8 to 9.
Ngayon po, babasahin ko ang sinasabi dito sa Psalms chapter 25 verse 8. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Verse 9. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay sa kanyang kalooban kanyang inaakay. Purihin ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kasi tayo ay tinutulungan ng Panginoon na mapunta doon sa tamang daan o doon sa tamang landasin. Ngayon, paano po kaya yung usaping free will? Ngayon, tingnan po natin yung usaping free will. Tayo ay binayaan ng Panginoon ng free will. At kumbaga, parang maiisip natin, oh, meron akong kalayaan na piliin yung gusto ko, yung kalooban ko, yung kung saan ako masaya. Pero, dumating na rin po ba sa atin yung, pipiliin ko tong bagay na ito, pero bakit ibabalik ako ng Diyos? Eh, binigyan na nga ako ng Diyos ng free will. O, pinili ko na tong bagay na ito, binigyan naman ako ng kalayaan ng Panginoon, pero bakit ako ay aakayin ulit ng Panginoon? Di ba, nais ng Panginoon na maging masaya ako? Kaya, pipiliin ko tong bagay na ito, pero bakit aalisin ako dito ng Panginoon at dadalin ako doon sa kalooban niya? Minsan ay nagiging mali sa atin yung pagbibigay ng free will ng Panginoon. Kumbaga ay mali sa atin yung sa pagkakaunawa natin kung bakit tayo ay binigyan ng free will ng Panginoon. Tingnan po natin doon sa ilang mga bagay. Tayo ay binayayaan ng Panginoon ng free will. Sabi dito ay, basahin ko po ulit itong 25 verse 8. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban kanyang inaakay. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ay umaakay sa atin doon sa mabuting daan. O doon sa tamang landasin kapag tayo ay naliligaw na. Ngayon, yung usaping free will. God gave us the free will. Pero, hindi ibig sabihin po noon ay para mamili tayo ng gagawin natin doon sa mabuti at sa masama. Kundi para piliin yung kalooban ng Panginoon. Para malaya tayong piliin. May kalayaan tayong piliin yung kalooban ng Panginoon. Hindi po yung pagbibigay ng free will sa atin ng Diyos ay para mamili tayo ng gagawin ko yung mabuti, gagawin ko naman yung masama. Kumbaga, hindi tayo mamimili sa dalawang bagay na mabuti at masama. Ibinigay sa atin yung free will, kumbaga ay para malaya tayong mapili na gagawin talaga natin yung kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng sariling kalayaang pumili ng Panginoon ng anumang kagustuhan natin o yung kagustuhan talaga nating piliin ang bagay na ito. Pero itong bagay po na ito, itong kalayaan po natin ay para malaya nating piliin yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo nilikha ng Panginoon na robot. Ito po yung sinasabi kong bakit hindi tayo nilikha ng Panginoon na robot. Kasi alam po natin na kapag tayo ay robot, kapag tayo machine, artificial intelligence, kapag naiset tayo na gawin ang bagay na ito, hindi ka na magdadalawang isip na gawin ang bagay na iyon kasi iyon ay naiset na sa iyo. Pero ang free will na ibinigay po sa atin ng Panginoon, ibinigay para malaya tayong gawin talaga yung kalooban ng Diyos. Hindi mamimili tayo na gagawin natin yung mali kasi dito tayo masaya. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon para hindi tayo maihalin tulad doon sa mga robot. Hindi tayo maihalin tulad doon sa isinet tayo ng Panginoon na gawin ang bagay na ito na hindi naman tayo masaya. Sino pong makapagsasabi sa atin na hindi naman talaga masaya na sumunod sa kalooban ng Panginoon? Kung titingnan po natin, meron tayong mga ginagawang gusto lang natin kasi doon nga tayo masaya. Pero alam po natin na hindi iyon makapagbibigay sa atin ng masayang kinabukasan o masayang kahihinatnan. Pero ang Panginoon, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos o ng free will ng Panginoon. Hindi, sabi nga po ay hindi para piliin itong mali. Hindi para pumili sa dalawang bagay, sa tama at sa mali. Kundi piliin mismo talaga natin na tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi alam po natin na ito yung mabuti. Alam natin na ito yung makapagbibigay sa atin ng magandang o maayos na pamumuhay. Kaya purihin ang Panginoon. Ito pong pangalawa ay God is good
because He leads us to the right path. Ngayon ay tayo ay inilalagay ng Panginoon na kapag tayo ay nakakapili ng mali, kasi hindi nga po tayo doon inilalagay ng Panginoon. Kaya talagang iaalis ka doon ng Panginoon at ililipat ulit sa tamang landas. Para ma-realize po natin na ibinigay sa atin yung kalayaan po natin. Para talagang piliin natin itong kalooban ng Panginoon. Ibinigay sa atin yung ating kalayaan para tayo ay pumili doon sa bagay po na iyon. Hindi para mamili doon sa dalawang bagay na pipiliin natin yung mali. O magdadalawang isip tayo kung sa tama o sa mali. Ibinigay sa atin yun ng Panginoon. Dahil nais ng Panginoon na malaya tayo at tinatanggap talaga natin, nasusundin natin yung kalooban ng Panginoon nang malaya sa atin, kasi alam natin na iyon yung makabubuti para sa atin. Alam natin na iyon yung tama at iyon yung mabuting landasin na ating tatahakin, sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. At iyong pangatlo po, marahil alam na rin po natin, ay sabi dito, God is good because He came to earth to save us. Marahil talagang palagi na nating naririnig na pumarito ang Panginoon para tayo ay iligtas, hindi para tayo ay hatulan o husgahan. Sabi sa John chapter 3 verse 16 to 17 sa English version, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. For God," sa 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him." Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kasi hindi pumarito naman ang Panginoong Jesus, hindi ibinigay o hindi pinadala ng Ama ang Panginoong Jesus para hatulan yung mga tao. Kasi makasalanan kayo, nararapat kayo sa parusa, dapat kayong parusahan. Kung titingnan po natin ay deserve naman talaga nating parusahan, kasi ang sabi naman talaga ng salita ng Panginoon, ayun ang kabayaran ng kasalanan. Ay, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin ay, nararapat tayo sa kamatayan, nararapat tayo sa kahatulang kamatayan, sa kaparusahan. Pero sabi ng salita ng Panginoon, ibinigay ang Panginoong Jesucristo para tayo ay iligtas, hindi para tayo ay hatulan doon sa ating kasalanan. Kasi alam ng Panginoon, wala naman talaga tayong kakayanan, sabi din ng salita ng Panginoon, na iligtas yung ating sarili. Kahit kailan ay hindi maililigtas ng makasalanan ng kanyang sarili. O hindi magkakaroon ng kaligtasan ng makasalanan dahil sa kanyang sarili. Naparito ang Panginoon kasi alam ng Diyos na wala tayong kakayanan. Naparito ang Panginoon at ibinigay ang Panginoong Jesucristo. Kasi sabi nga ng salita din ng Diyos sa Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Ni wala ngang nakarating doon sa kaluwalhatian ng Panginoon, nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi naman ng aklat ng Ephesians, ay tayo ay maliligtas dahil sa ating pananampalataya. Yun ay dahil doon na meron ng napako doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi pa rin natin masasabi na dahil sa ating sarili, kasi binabanggit pa rin doon na yung pananampalataya ay nagmumula sa Panginoon. Para wala daw maipagmalaki yung sino man, sabi doon sa verse 9. Wala tayong maipagmamalaki talaga sa harap ng Panginoon. Sadyang ang Diyos lamang talaga ay mabuti sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Kung titingnan natin, hindi naman talaga tayo deserve tumanggap ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. At nararapat akong iligtas ng Diyos kasi ako ay mabuting tao. Ako ay nararapat iligtas ng Panginoon kasi hindi ako gumagawa ng mali sa kapwa ko. Hindi ako nagtatanim ng galit, hindi ako gumagawa ng anumang bagay na alam kong makasisira sa iba. Pero hindi dahil sa bagay na iyon, nararapat na tayong tumanggap ng kaligtasang bigay ng Panginoon. Sa tingin po ba natin ay deserve ng Panginoon na parusahan dahil tayo ay makasalanan? Sa tingin po ba natin ay nararapat ang Panginoon tumanggap ng kahatulan dahil tayo ay nagkasala? Hindi po. Ginawa yun ng Panginoon kasi alam ng Panginoon na wala tayong kakayanan.
na iligtas ang ating sarili. Kahit tayo pa ay mag-volunteer. Ako na lang po yung mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi naman po kayo deserve, Panginoon. Kayo po ay walang nagawang pagkakamali, di po kayo nakagawa ng maling bagay. Bakit po kayo parurusahan? Ako na lang po, Panginoon. Ako na po ay magbo-volunteer na ako na lang po yung mapahirapan, maparusahan, magdusa. Dahil tao naman po ako at tao naman po ang nagkamali. Pero palagi po nating tandaan, hindi yun ginawa ng Panginoon dahil wala lang. May purpose ang Panginoon at alam ng Diyos na walang kakayanan ang tao na iligtas ang kanyang sarili. Alam ng Panginoon na siya lamang talaga yung makapagliligtas sa sangkatauhan. Kaya purihin ng Panginoon, itong tatlong bagay po na ating pinag-aralan ay alam ko na wala pa doon sa kabutihan talaga ng Diyos. Pero sa tatlong bagay na ito ay minsan pang mapaalala sa atin na talagang mabuti ang Panginoon. Purihin ng Diyos, una dahil nilikha tayong panghuli ng Panginoon. Dahil hindi dahil tayo ay last sa kanyang listahan o iniyuhuli ng Panginoon. Kundi talagang inihanda muna ng Panginoon yung lahat ng bagay bago tayo likhain. Pangalawa ay inilalagay tayo o nililid tayo ng Panginoon. Dinadala tayo ng Diyos doon sa tamang landas. Dahil hindi naman talaga tayo nilikha ng Panginoon para pumili ng maling bagay. Yung free will o hindi tayo malaya. Hindi tayo binigyan ng kalayaang pumili ng Panginoon para pumili ng tama o mali. Kundi piliin lamang talaga yung kalooban ng Diyos o magkaroon tayo ng kalayaan na talagang tayo mismo ay pinipili na sundin yung kalooban ng Panginoon. Pangatlo ay, naparito ang Panginoon sa sanglibutan para tayo ay iligtas. Sabi nga ay hindi para tayo ay i-condemn o tayo ay hatulan, na dahil tayo ay makasalanan, tayo ay nararapat sa parusa, sa dagat-dagat ng apoy, kung titingnan natin ay talagang kamatayan yung kahahantungan po natin. Pero naparito ang Panginoon kasi alam ng Diyos na hindi natin kaya, wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili at dahil para ipakita yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Sabi nga doon sa ating teksto ay pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Purihin ng Panginoon sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Panginoon, sa katapatan ng Diyos sa atin, na magpapatunay talaga na mabuti ang Panginoon. Last verse po na ating babasahin sa aklat ng Psalms chapter 34 verse 8. Psalms chapter 34 verse 8. Ito po, purihin ng Panginoon, sabi dito, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Isa ko pa pong babasahin, Psalms chapter 34 verse 8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa kabutihan ng Panginoon. At sabi dyan ay, matatawag tayong mapalad. Dahil kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Doon sa tatlong bagay na ating napag-aralan ay talagang mabuti ang Panginoon. Pero isa pa ay yung matawag kang mapalad o pinagpala. We are called blessed. Not because we are strong, wise, rich, famous, good-looking, or else. Na dahil mayaman ka, dahil malakas ka, dahil matalino ka, ay mapalad ka na. Eh paano kung malakas ka tapos hindi ka naman matalino? Or hindi ka naman mayaman, hindi ka naman famous, parang kulang. Pero paano kung taglay mo na ang lahat ng ito. Kung ikaw ay malakas, matalino, mayaman, famous, maganda, gwapo, parang kumbaga ay magagandang bagay ay nasa iyo na. Sa tingin po ba natin ay mapalad ka ng matatawag? Kung sa paningin po ng tao, literally ay mapalad ka na. Swerte ka na sa kanilang paningin. Talagang pinagpala ka na. Pero sabi dyan ay mapalad
ang mga taong nananalig sa Kanya, sa Panginoon. Purihin ang Diyos, yung ating pagiging mapalad ay isang bagay ay dahil tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Dahil tayo ay nananampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa ikaw ay malakas, hindi dahil sa ikaw ay matalino, mayaman o ano paman, kundi dahil pinapanampalatayaan mo at nagtitiwala ka doon sa mga sa Panginoon na nagbibigay lamang talaga noong mga bagay na iyon. Sa Diyos naman nagmula ang lahat ng bagay. Sa Diyos naman talaga nagmula ang lahat ng makikita po natin. At yung bawat katangian po natin, yung bawat bagay na meron po tayo ay Diyos ang pinagmulan. At kung titingnan po natin ay at tayo ay magtiwala na doon sa nagbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan po natin. Kapag tayo ay mayroong pinagdaraanan, kapag tayo ay mayroong kinakaharap sa buhay na problema, pagsubok, palagi nating pagtiwalaan ng Panginoon. Palagi nating asahan ang Diyos kasi tandaan po natin, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Wala. Ay, pasensya na po, mayroong tumawag. Purihin ang Panginoon. Ngayon po, bilang pangwakas po ay ulitin ko po, tayo ay magtiwala sa Diyos higit pa man po sa ibang bagay. Higit sa kanino man, tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kasi alam po natin, kapag tayo ay sa Diyos nagtiwala, hindi po tayo matatalo. Walang katalunan kapag tayo po ay sa Diyos nagtiwala. Kaya purihin ang Panginoon, tayo po ay umuko, tayo ay manalangin, purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, kayo ay karapat dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Dakilain kayo, luwalhatiin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga salita, O Diyos, na nahayag po sa umaga po na ito. Nagpapasalamat kami sapagkat tunay na napakayaman po ng inyong mga salita, Panginoon. Napakabuti nyo sa amin sa bawat umaga, sa bawat buhay, Panginoon, na patuloy nyong idinadagdag po sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita na nahayag, Panginoon. Ang aming dalangin, O Diyos, ito ay aiti mo at aselyuhan sa aming puso't isipan. Dalangin ko, Panginoon, na ito ay hindi maagaw sa bawat isa ng kaaway, Panginoon. Dalangin ko na ito ay magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. O Diyos, sa bawat kinakaharap ng bawat isa, Panginoon, kung mayroong pinagdaraanan, Panginoon, pagsubok sa buhay, palagi naming matandaan, Panginoon, ang Diyos ay mabuti, kayo, Panginoon, ay mabuti sa amin, Panginoon. At alam po namin na kapag sa inyo kami nagtiwala, Panginoon, alam po namin, Panginoon, kami ay magtatagumpay, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Palagi po namin ipinagtitiwala sa inyo ang lahat ng bagay. Ang araw po na ito ang ibinigay niyong umaga sa amin hanggang sa mamaya, Panginoon, muli sa aming pagtulog, Panginoon. Dalangin po namin yung tagumpay, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Kapag kami ay naroon sa landas na hindi tama, Panginoon, nariyan kayo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat kayo ay nagbibigay sa amin o nagdadala sa amin doon sa tamang landasin, Panginoon. Salamat po sa kabutihan po ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila at ang pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, sa Diyos po ang papuri.